alam mo, baka mahuli ka na sa klase. Oo, ate. Ate? O, Rita, maaga ka yata ngayon. Galante kasi yung isang customer ko. Kadarating lang galing Dubai. Mag-almasal ka muna bago ka matulog. Nariyan ka na pala, Ate Rita. Papasok ka na? Oo. O, itong baon mo. Pag-aral ka mabuti, ha? Iwasan mo sana ang barkada at lakwacha. Si Ate Adora naman, parang walang tiwala sa akin. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Pinaalalahanan lamang kita. Dahil alam mo naman, mahirap ang panahon ngayon. Baka raw kasi maunahan mo pa sa pag-aasawa si Ate Adora, Perlita. Kayo talaga, ako na naman ang nakita nyo. Sige na, Perlita, pumasok ka na. Baka mahuli ka pa. Sige, Ate Adora. Ate Rita. Sige, mag-iingat ka, ha? Perlita! O, ba't naririto ka pa? Hindi pa maaga ang klase mo? Nag-cutting classes ka na naman, ano? Hindi. Wala kasi si Mrs. Cruz, advisor ko. Ba't di ka pa umuwi? Hinintay kasi kita eh. Huwag ka nalang pumasok. Halika na, sumama ka nalang sa akin. Hindi pwede. May klase pa ako eh. Hindi, huwag ka nalang pumasok. Halika na, sumama ka nalang sa akin. Hoy! Kayong dalawa, ginawa niyo pang Lover's Lane Part 2, ha? Bawal yan. Alam niyo bang public scandal itong ginagawa niyo? Akin na. Ebidensya. Sir, pasensya na po kayo. Mga estudyante po kami. Baka pwede po natin pag-usapan na lang to. Mali ka ng tinapatan, bata. Manunuhol ka pa, ha? Halika sa presinto. Mamang pulis, nandito po ba si Perlita Sanchez? Kayo bang kamag-anak ni Perlita, yung nahuli sa park? Mga kapatid niya ho kami. Ano ho bang nangyari? Nahuli ko ang kapatid niya sa park kanina. Asama niya ang nobyo niyang si Rafael Duartes. Pinabutan ko sila sa di kaayayang sitwasyon. Isang kaso ng public scandal. Tapos tinangka pa akong sulan ng lalaki. At napag-alaman ko, wala pang 18 anyos ang kapatid nyo. Minor de edad. Pwede ho ba namin makita? Hali kayo. Are. Hoy. Oh, Adora, Rita, anong ginagawa nyo rito? Si Perlita ho, nahuli. O sige, asikasuhin niyo muna si Perlita. Kakausapin ko si Chief. Kumpare ko yun. O sige, puntaan niyo na at susundan ko kayo, ha? Sorry, Ate Adora. Ate Rita. Ano ka ba, Perlita? Hirap na tayo. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Good news. Masasama na natin sa pag-uwi ngayon si Perlita. Talaga ho, Attorney Viola? Oo. Oh, narinig mo yan, Perlita, ha? Sana, Perlita, hindi na ito maulit. Ito'y isang malaking kahihiyan. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo, Attorney Viola. Ang laki na ng utang ng pamilya ko sa inyo. Yun nga lang pong tantubos na nakasanlang naming lupa sa inyo ay di namin alam kung saan kukunin. Tapos, eto na naman ngayon. Nadagdagan na naman ulit. Wala yun, Adora. Nakapangako ko sa tatay niyo na si Parang Delfina, tutulungan ko kayo. Habang buhay ako, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko akalain na magagawa mong bagay na yun, Perlita.
Nakakahiya ka. Lubog na nga tayo sa utang. Pero, kita mo naman, pinagsisikapan namin ng Ate Rita mo na mapag-aral ka. Tapos puro kalandian naman palang inaatupag mo. Bago pang mamatay si Inay at si Itay, na isang lana yung lupa natin sa kanya. Nakakatakot isipin. Pero paano na lang kung biglang maningin si Attorney Viola? Ewan kung paano natin mababayaran yun. Kaya pinagsisikapan namin makapagtapos ka. Para pagdating ng araw, makahanap ka ng magandang trabaho. Yung marangal at mataas ang sweldo. Patawarin niyo sana ako, Ate Adora, Ate Rita. Hindi na mauulit. Talaga hindi na dapat maulit. Ayoko mabalitaan na nakikipagtagpo ka pa sa Rafael na yon. Kung maaari, iwasan mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dora, tulong ako. Salamat, Totoy. Oh, ayun pala si Totoy. Tutulungan ka sa palinda mo. Balingan kita mamaya. O sige, ingat ka. O sige. O, Totoy. Tara. Dora, pabili naman. Akin na, Totoy. Uy, Baho. Lagyan mo na naman yung sikmura mo. Dikit-dikit na yung bituka mo eh. Salamat, Kosa. Kano to? 20. O, Totoy, bayaran mo na. Ba't ako? Siyempre, kumbus namin. Eh, Totoy, wala pa akong pangsukle. Keep that change. Salamat, Totoy, ha? Bibili ka ba? Wala akong pera eh. Gusto mong kumain? Oo. Sa'yo na yan. Salamat ah. Carlita? Carlita? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, Rafael. Baka abutan tayo ni Ate Adora. Tsak, lago tayong dalawa. Hindi ako natatakot sa Ate Adora mo. Mahal kita, Carlita. Nagawa ko lang naman ang lahat ng yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo eh. Nakikiusap ako, umalis ka na. Tsaka na tayo magkita at mag-usap. Sige na. Pero, sabi mo muna mahal mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi ito ang tamang panahon. Hindi pa natin kayang ipaglaban ang pag-ibig na to sa ngayon. Alam mo yan. Ang importante sa akin, ay alam mong mahal kita. At alam kong hindi tayo magkakahiwalay. Kaya nakikiusap ako. Kahit sandali lang, mag-usap tayo. Sige, tuloy ka. Dora, pwede kita atin? Naku, salamat, Totoy. Pero susunduin ako ni Nonoy, eh. Dora, pasensya ka na. Ngayon lang ako, medyo malayo kasi pinagatira ko sa pasahero ko, eh.
Okay lang, katatapos ko lang rin sa pagtitinda. O, Totoy, tulungan na kita. Umuwi ka na, gabi na. Napagod ka ba? Magandang gabi po. Ang lakas din naman ng loob mo, ano, na magpakita ulit. Matapos ang kahihiyang nangyari, talaga bang ayaw mong tigilan ang kapatid ko? Sorry po sa nangyari. Alam kong mali at nakakaya. Pero natangi lang kami ng aming mga damdamin. Mahal ko si Perlita. At kailanman, hindi ko inangad na mapasama o mapahamak siya. At kaya ako nagsadya rito ngayon para humingi sa inyo ng tawad. Mga bata pa kayo, Rafael. Hindi ko sinasabing tutulak ko sa pag-iibigan nyo ng kapatid ko. Pero sana makapagtapos kayo sa pag-aaral. Wala kami ibang hinangad ng ate Rita niya, kundi ang makita si Perlita na makapagtapos. Hayaan nyo magtatapos muna kami ng pag-aaral. Pero sana, huwag nyo akong pagbawalan na makita, makausap, at padalaw dito sa inyo si Perlita. Basta lumagay kayo sa lugar. Dapat alam nyo rin ang inyong limitasyon. Ayokong maulit yung nangyari sa inyo ni Perlita. Rafael, ikaw ang mananagot. Makakaasa po kayong hindi na mauulit ang nangyari. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Tutuloy na po ako. Sige, ingat ka. Perlita, alis na ako. Sige. Pwede ka ba matikong? Ibig sabihin kung pwede ka mailabas. Alam mo namang hindi ako sumasama sa customer ko sa labas. Isa pa, hindi kita type. Alam mo yan, Franco. At ang pinakaayoko pa naman sa lahat, ang lasenggong katulad mo, bukod sa iba mo pang mga bisyo. Alam mo kung sino ka magsalita. Balang araw, matitikman din kita. Tandaan mo yan. Yan pa ang isang pinakaayoko sa'yo. Masyado kang antipatiko. Nakaka-table mo naman ako. Ano pa bang nire-reklamo mo? Gusto kong kunin kita ng buhay. Ayokong basta tikim lang. Kung sabihin ko sa'yo, hindi lang kita basta kursonada. Mas paron. Seseryosohin kita kung pagbibigyan mo ako. Ibig mo sabihin, posibleng in love ka? Posible. Maganda ka. Mabait kahit minsan mataray. Yan ang type na type ko sa babae. Yung palaban. Ang kaso nga, hindi kita type. At isa pa, may boyfriend na ako. Sorry na lang. Hanggang dito na lang talaga tayo sa loob. Dan! Franco, si Dan, boyfriend ko. Kamusta, pare? Ayos lang. Gusto mo uminom? Sama mo ako. Salamat na lang. Hindi kasi ako umiinom eh. Tsaka, sinundo ko lang si Rita. Di ba? Uwi na kayo niyan. Oo. Mauna na kami. Sige, Franco. Tara. Talaga ho, kay si Aling Saling at Mang Badong, madalas rin ho kay kwento sa akin ni Totoy. Naku, pagpasensya niyo tong kapatid ko, ha? Baka kinukulit kayo o kaya ginugulo. Kayo nang bahala magpasensya. Naku, hindi ho, masayahin nga ho yan. Sige ho. Ate,
Ayoko, Simba. Bakit? Basta. Mahala ka nga. Pena na ba dong? Hoy. Wala, wala. Magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang umaga din sa'yo. Pupunta ka ba mamaya sa lutuan? Oh. Oh, sige. Dadalhan kita ng kakaning mamaya. Oh, sige. Wala talaga akong masabi diyan kay Nonoy. Napakasipag. Walang kabisyo-bisyo. Kailan niyo pa pinabalak ng pagkasal? Hindi pa namin napag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Alam ni Nonoy yun. Gusto ko makapagtapos muna sa perlito sa pag-aaral niya. Isa pa, gusto kong tubusin muna yung lupang nakasanla kay Attorney Viola. Pero napakaswerte mo kay Kuya Nonoy. Ate, napakabait niya. Oh, nandiyan ka na pala. Akala ko hindi ka na darating eh. Halika, magmerienda ka muna. May dala ko para sa'yo. Halika. Tamang-tama, gutom na ako eh. Totoy, bakit ka umiiyak? Si Adora kasi. Ba't ano ba ginawa sa'yo ni Adora? May gusto ka ba sa kanya? Oo. Sabagay, magaling kang pumili. Maganda na si Adora, maputi pa. Kung ganun, sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Oo. Sabihin mo sa kanyang mahal mo siya. Oo. Tama si Ate Salutoy. Kailangan pagtapat mo kay Adora kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Kailangan maging matapang ka. Hoy, Badong! Ano ba yung itsura mo? Bakit nakaganyan ka? Eh, hindi Badong. Ava. O siya, sige. Paliguan mo na itong kapatid mo. Ayoko! Halika nga dito. Bahu-bahu mo. Tao po. Magandang gabi. Ay! Alam mo, akin kayo mahalag pa. Magandang gabi ka po rito eh. Ito, tumahimik kayo. Magandang gabi, tao po. Adora. Magandang gabi, Rita. Andiyan ba yung kapatid mo si Adora? Eh, akit sana nang ligaw itong binata namin eh. Tinamaan ng lintik itong kapatid namin. Sige ho, maupo ho kayo. Ayoko. Ang gulo-gulo mo. Umayos ka nga, ganyan ba nga akit ang ligaw? Uwi na ako. Dora, para sa'yo. Maraming salamat, Totoy. Dora, sasabihin sana ako eh. Iyak ako eh. Ano
ko ba? Sabihin mo na, di ba kayang-kaya mo yan? Practice ka ng practice kanina sa daan. Oo naman, Totoy. Sabihin mo na kung anong nararamdaman mo ngayon. Eh, kasi... Ate... Ano ba yun? Sabihin mo na. Adora? Eh, kasi... Mahal kita eh. Ha? Mm-mm. Totoy? Mahal din kita pero... Bilang kaibigan, may kasintahan na kasi ko eh. Si Nonoy, kilala mo siya eh, di ba? Siya ang mahal ko eh. Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Ang pangit-pangit yun eh! Huminahong ka! Ayoko! Huwag kang ganyan! Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo, ha? Ayoko! Ha? Ayoko, nang lalaki, patapang, hindi ganyan! Hindi ako papayag! Ayoko! Ang Totoy, pumalik ka rito! Bakit ako uniforme ka? Di ba magsiswimming tayo? Kasi hindi ako papayagan ni Ate Adora na mag-outing tayo. Sigurado ako, hindi ako papayagan nun. At saka may klase pa ako. Wala naman problema kung naka-uniforme ako, di ba? Eh, may bangko bang pampaligo? Meron. Huwali ka na. Oh, Perlita. Gidabi ka yata, ah. Di ba hanggang alas 5 lang ang klase mo? Mag-aalas 9 na. Pasensya ka na, Ate Adora. Kasi nag-overtime kami sa CAT class. Tapos, duman pa kami sa isang kaklase. Dahil sa isang project. Ah, ganun ba? Sige, magbihis ka na at maghahapon na tayo. Oo, Ate. Oh, Franco, madaling araw na. May dala ka pang bote. Saan ka ba uminom? Dala lang. Uwi ka na. Oo. Sige. Alam mo, Rita, mahal na mahal kita. Mahal din naman kita eh. Siguro, pag nawala ka sa akin, tatalon ako sa dagat. Adora! Maaga ka yata mamamalengke ngayon. Oo nga, para maaga akong makapagluto ng paninda. Siya nga pala, Nonoy, pag baba mo galing sa bundok, dala mo ako ng niyog panggata. Oo ba? Sige. Ingat ka sa pamamalengke mo, ha? Sige, ha. Ikaw din. Hmm. Rita! Rita! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Thank you.
Perlita? 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 Diyan sa inyo, nagalito ang nyug eh. Siya nga pala. Si Dan, boyfriend ko. Kumusta ka? Mabuti naman. Sige, papano? Mauna na ako sa inyo. Sige. Sige, Dan. Uwi ka na. Ingat ka, ha? Sige. Bye. Perlita! 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 Perlita, ano nangyari sa'yo? Perlita! Sino gumawa sa'yo nito? Perlita! 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 Totoy, turo mo kung sino pumatay. Ito, kita ko patay, Perlita. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi niya. Nagkakamali ho kayo. Sa presinto ka nalang magpaliwanag. Sumama ka nalang na maayos. Adora, hindi totoo ang sinasabi niya. Wala akong alam sa pagkamatay ni Perlita at panggagahasa sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, oh. Halika na. Maniwala ka. Halika na! Halika na! Halika na! Ate, ayoko sanang isipin. Pero si Nona yung huling nakita akong nagpunta sa bahay. Kasama ko si Dan nang makasalubong namin siya. Ka ng tulog. Loko ka, mamaya mapasala tayo dito ni Madam. Mapadala ka sa Mindanao. Opo ka muna. Nonoy! May bisita ka. Kosa! Kosa, may dalaw ka.
Bakit, Nonoy? Bakit mo nagawa yun? Alam mong hindi ko magagawa ang ganitong bagay sa'yo, Adora. Sinusumpa ko. Wala talaga akong kinalaman sa pagpatay at sa pagsasamantala sa iyong kapatid na si Perdita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Kahit ano magiging motibo ko para gawin itong karimari-mari na krimen. Ewan ko. Ewan ko, Nonoy, kung ano nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kapatid ko ang ginahas at pinatay. Tapos, napagbintang ka pa. Mahirap balansihin. Nalilito ako. Sinusumpa ko. Malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan, wala akong kinalaman dito. Attorney Viola, nandito pala kayo. Magandang araw sa iyo, Adora. Ate, may mahalagang sadya sa atin si attorney. Kung hindi po ako nagkakamali, tungkol to sa nakasanla namin lupa. Meron kasing buyer. Eh, kako, para hindi ako kulitin, mabuti pa tubusin nyo na. Mahirap yung nasa akin yung papeles. Eh, maganda yung offer, baka kasi matukso ako. Yan ang malaking problema, attorney. Ultimo buwis, hindi na kami makapagbayad. Sa tingin ko, aabutin to na mahigit 20,000. Tama ho si Rita. Attorney Viola, walang-wala ho talaga kami. Kumare, bigyan niyo pa kami ng konting panahon. At sana, huwag niyo hong ibenta. Dahil may sentimental value ho sa amin. Mula sa dugot pawis ng aming magulang. Bueno, pagbibigyan ko pa kayo minsan, pero siguraduhin mo, Adora, nagagawa mo to ng paraan. Kasi mahirap naman kung natutulog yung pera ko. Tsaka itong offer na ganito ay bihira lamang. Mas masama lalo kung ipapailit ko to nang hindi ko man lang kayo napasasabihan. Nagkakaintindihan ba tayo? Maraming salamat ho, Attorney Viola. Iniisip mo ba kung paano natin tutubusin itong lupa mula kay Attorney Viola? Saan naman natin pupulutin ang 100,000, Rita? Eh, yung pinagpalibing natin kay Perlita, eh, utang din. Hayaan mo. Tutulong ako sa paghahanap ng perang pambayad. Huwag ka mag-alala. Makakaraos din tayo sa ganitong buhay. Salamat, Rita. Sayang nga lang at wala na sa piling natin si Perlita. Sayang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Maranasan ng luho. May dahilan ng Panginoon kung bakit kinuha niya na si Perlita. Kailangan maging matatag tayo sa kahit anumang klaseng paghamon ang ibigay niya sa atin. Tuloy ka. Upo ka. Siguro naman na pag-isipan mo ng mabuti ang inaalo ko. Hindi ka naman siguro sisipot dito ng dahilan ay namimiss mo ako. Malabo yun. Dahil may edad ka na. Nabanggit mo sa akin na matutulungan mo ko. Alam mong pera ang problema ko. Solve lahat ang problema mo, Rita. Yun ay kung papayag ka sa mga ipagagawa ko sa'yo. Kapalit ng perang kailangan mo. Malinaw ang lahat sa akin, Franco.
Sa araw nito, akin ang katuwan mo, Rita. Basta yung pinag-usapan natin, Franco, ibibigay mo. Basta maging masunuring ka lang, magkakasundo tayo. Pariyan na lang yung kailangan mo. Dora, ganun ka muna. Pumapayag na ako, attorney. Talaga? Alam kong malabong matubos pa namin ni Rita ang lupang nakasanla sa inyo. Isa pa, napakalaki ng utang na loob ng pamilya ko sa'yo. Kaya, ito na lang ang tanging paraan para makabayad ako. Hindi ka magsisisi, Adora. Mananatili sa'yo ang lupang ipinundan ng iyong ama. At isa yun sa iririgalo ko sa iyo sa oras na makasal tayo. Isa pa, ako mismo ang hahawak sa kaso ni Perlita. Ang hiling ko lang, makasal tayo sa lalong madaling panahon. Salamat. Kalahati pa lang yun sa napag-usapan natin, Rita. Pagkatapos mo may deliver ang kahon, dun sa address ay ibinigay ko sa'yo. Tsaka mo makukuha ang kabuuan. At dadagdagan ko pa. Oh, Rita, hindi ka pa pumasok? Saan galing to? Inutang ko sa may-ari ng club. 50 mil lang yan. Pero at least kalahati na lang idadagdag natin. Ano yung dala-dala mo? Pinapakisuyo ng boss ko. Dalhin ko raw sa Maynila. Ibig sabihin, luluwas ka ng Maynila bukas? Oo, ate. Bukas na bukas din. Ganun ba? Sige, matulog ka na. Luluwas ka pa ng Maynila bukas.
Ate Adora, nakita mo ba yung kahon na dala ko kahapon? Rita, magsabi ka sa akin ng totoo. Saan nang galing ang kahon? Confidential, ate. Eh, kung sabihin ko sa'yo, tinapong ko yung laman ng kahon. At sa oras na malaman ng mga otoridad, ang laman ng kahon, tsak makukulong ka nun, Rita. Alam mo ba yon? Dahil shabu lang naman ang laman nun. Magsabi ka sa akin ng totoo, Rita. Huwag mo na akong paglihiman. Patawarin mo ako, ate. Galing kay Franco ang kahon. Siya rin ang nag-utos sa akin na dalhin yun sa Maynila. Sa kanya nang galing ang 50,000. At kailan ka pag gumawa ng bagay na ang kapalit ay kaluluwa mo? Ate, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong ibenta ang katawan ko, pati na rin ang kaluluwa. Dahil kinakailangan. Dahil ayokong mawala sa atin ang lupang ito. Inana natin ito kay itay at inay. Katas ito ng kanilang hirap at pagod. Naroon na ako. Pero mali pa rin na naging paraan mo. Pumayag akong pumasok ka sa club. Sa kondisyong hindi ka lalabas. Magtrabaho tayo sa malinis na paraan. Huwag nating dungisan ang dangal nila inay at itay. Patawarin mo ako, ate. Hindi namin matatanggap ang perang yan. Katas ng kawalang yaan mo. Asan yung kahon? Tinapon ko sa dagat. Ano? Bakit mo tinapon? Subukan mo saktan ako at takutin kami magkapatid. Siguradong tiklo ka. Akala mo, pag may nangyari sa akin ngayon, ikaw mananagot. Subukan mong pilitin ako na isauli sa'yo ang mga shabu na laman ng kahon. Sige ka, huhulihin ka ng mga pulis. Masyado kang matapang at mayabang, Adora. Huwag kang pakasisiguro. Araw mo lang ngayon pero hindi lahat ng oras sa'yo. Tandaan mo yan. Attorney, uminom po muna kayo. Uy, salamat. Thank you. Nandito na pala si ate. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon naman. Mabuti dumating ka na. Siya nga pala, si T-Bak, sinama ko. Siya rin ang gagawa ng tragedy boda mo. Hi. Mag-usap na rin kayo kung anong design yung gusto mo. Ha? T-Bak. Okay. And one thing more, bukas ng umaga, maaga ko kayong dadaanan dito para tuloy na tayong pupunta sa prosecutor's office. Para diretso na natin may isampay demanda doon sa pumatay kay Perlita. Salamat po. Halika na, Day. Magsulod na ta sa balay. Para masukdanta ka. Ha? Ano daw yun? Ewan. Ang sabi ko, papasok na kami sa loob para susukatan ko na siya. Ah. Attorney, ang ganda-ganda niya. Oh, para naman. Anak mo na lang. Ha? Halika na, Day. Pasok na tayo. We are pledging not guilty, Your Honor. There's no sufficient evidence against my client and therefore must be released at once. Hindi na kailangan umabot pa sa korte yung kasong ito. Isang sintu-sintu ang tumatayong testigo. Therefore, not a credible witness. At isa pa, malaki ang gusto ng testigo sa nobya ng aking kliyente, na kapatid mismo ng biktimang si Perlita Sanchez. At para umabot pa sa hukuman ng kasong ito, we are requesting your office to have an independent evidence strengthening or confirming the sole witness, which is Totoy's testimony. At may alibay ang aking kliyente. Nasa bundok siya, nangunguha ng mga kopra nang umagang maganap ang krimen. May mga magpapatunay nun. I tell you, you've got the wrong man. So you are saying that this case against Chino Hortales is just a collaboration? Of course, Panyero. And that our sole witness has only implicated the accused in this case? Yes. We need more credible witnesses, Attorney Viola. Or more independent testimony to some particular material that is relevant to the fact. Example of an expert's genuine evidence of a blood stain in order for this case to be executed. Well,
Give us at least a week to present more witnesses and evidence. Okay. Pero pinatatagal nyo lang ang proceedings. You are violating the rights of my client sa usaping ito. This is a wrongful detention. We will thoroughly examine all the necessary documents of this case, Attorney Reyes. Kailangan yung makakuha ng evidence, Attorney Viola, para mapatunayang si Chino Hortalesa was falsely accused of rape and murder. Kung may mabigat kang makukuhang ebidensya or one or two credible witnesses, this case is something which has to be carried into effect. For the meantime, this meeting is adjourned. Paano, Panyero? Sige, Panyero. Ayoko. Bakit ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Eh, huwag kang magagalit, ha. Meron ako kwento sa'yo. Galit ako, Nonoy, dahil ikaw siya, Adora. Pero di ko kaya. Alin ang hindi mo kaya? Di naman kasi Nonoy patay perlite. Ha? Bakit si Nonoy ang tinuro mo? Galit ako kanya. Boy Baho, kita patay perlita. Ha? Sino itong pumatay kay perlita? Saan ba, Totoy? Doon, o. Halika na. Boy Baho? Sino yan? Totoy. Boy, kwento mo kanila. Sino patay perlita? Abnormal ka, Totoy. Kahapa ka. Ano, Boy? Magsasabi ka ba ng totoo o ipapahuli ka namin? Ang labo mo talaga, Totoy. Labo mo rin. Magsasabi ka ng totoo, tatawag na ako ng pulis. Tukulo ba saan? Nakita niyo ho ba kung sinong gumahas at pumatay sa kapatid kong si Perlita? Hindi ba ikaw yung nagtitinda doon sa istasyon ng tren? Yung gusto ni Totoy Abdoy? Sige na ho, Mamboy. Ano ho bang nalalaman niyo? Nakita ko si Franco, yung mayabang na tulak dito sa atin. Tinatawag ang pangalang Rita. Pagkatapos, nung walang sumagot, eh basta na lang pumasok si Franco doon sa bahay. At pagkatapos niyang patayin at pagsamantalahan yung babae, ay mabilis siyang umalis. Pero nakita niya ako. Isang gabing pauwi ako. Uy, Baho! Saan ka pupunta? Uuwi na ho. Halika na, ihati na kita. Para hindi ka na makapagkalit ng Baho. Maglalakad na lang ho ako. Itutumba kita kapag hindi ka sumama sa akin. Ay, mikila kita. Sir. Mahilig ka manubok, ha? Sir, hindi ko sinasadya. Wala naman akong pinagsabihan doon sa nakita ko, eh. Mahinam na yung nakakasiguro. Baka umamoy pa yung baho ko, eh. Huwag, maawa kayo, sir. Sir. Oh, sige! Buhat na. Nagtago na ako.
magpaproteksyonan ka namin. Basta pumayag ka lang maging witness sa kasong ito. Kailangan makulong si Franco. Bibigyan ka namin ng libreng matitirhan. Hindi malalaman ni Franco. Pagkain at damit. Sige. Rita. Malaking atraso mo sa akin, alam mo ba yan? Alam mo bang pwede kang mapahamak sa pagkawala ng siya ko? Na dapat sana i-deliver mo sa Maynila. Pero gago ako eh. Sinagot kita dahil hindi kita makalimutan. Ang sarap mo kasing banatan. Hindi pagastado. Patawarin mo sana ako, Franco. Pinagsisihan ko ang nangyari. Para makabayad ako sa iyo sa atraso ko. Hintayin mo ako bukas sa inyo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Franco, gusto kong matikman yung binibenta mo. Gusto kong makaranas ng ibang trip sa sex. Sandali lang, kukuha ko. Kapag natikman mo yun, hanap-hanapin mo lagi ang sarap. Lalo pa't primera klase nandito ngayon. Ayaw mo ba nun? Babalik-balikan kita dito? Franco! Huli ka, suwama ka sa amin. Saan ba ako? Ano yan? Akin yan! Akin yan! Para sa kapatid kong ginahasa mo't pinatay. Para sa pambababoy mo sa akin. Para sa mga taong sinira mo ang buhay. Talaga bang itutuloy mo ang pagpapakasal kay Attorney Viola? Ito lang ang tanging paraan para makabayad tayo ng utang sa kanya. At para hindi mawala sa atin ang lupang ipinundar nila Inay at Itay. Ang lupang itong magpapaalala sa atin ng katas ng kanilang pagsisikap. Noy! O, Igme. Mabuti naman, takalaya ka na. Oo nga eh. Makakaabot ka sa kasal ni Adora. Kasal? Si Adora, ikakasal? Kanino? Saan? Kay Attorney Viola. Ngayon mismo. Sa simbahan sa bayan. Kaalis nga lang nila eh. Ganun ba? Sige, salamat ha. Oo. Bakit kaya ang gagayon ay wala pa sila? Ano kaya na nga? Sa palagay mo na. Thank you.
Para wala namang ibibilis to. Nagmamadali ako, baka hindi ko naabutan. Oh, ito na pala eh. Malaya na ako. Pero ikakasal na ako. Kalimutan mo na ako. Magpapakulong ko sa dumdami mo. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang pangarap na binuo natin dalawa? Paano na yung pangako natin sa isa't isa na magsasama tayo hanggang sa kabilang buhay? Ikaw ang unang huling pag-ibig ko. Ikaw ang mamatay ko pag nawala ka. Pero kung diyan ka magiging masaya sa iyong pagpapakasal, ako na magpaparaya. Ayoko na magkulong ang damdamin mo sa maling pag-ibig. Pakangad ko lang sa ikaligayahan mo. Yun ay bahagi lamang ng kahapon, Nonoy. Wala na yun kung wala ang kahapon. Wala rin bukas kung wala ka sa piling ko. Dora, sandali lang. Matutuloy ang kasal. Walang nagbago sa desisyon ko. Talagang matutuloy ang kasalan na, Dora. Narinig ko na ang lahat ang dapat kong marinig. Tama ang sinasabi ni Nonoy. Ayoko makulong ka sa maling pag-ibig. Tanging kaligayahan mo lang naman ang hangad ko eh. Pero alam kong hindi ka liligaya sa piling ko. Kaya magpaparaya na lang ako. Pinahanga niyo ako sa klase ng pag-iibigan niyong yan. Naunawaan ko kung bakit nagdesisyon si Adora na pakasal sa akin. Para wag mawala yung mana. Yung lupang nanggaling pa sa kanyang mga magulang. Bueno, itutuloy natin ang kasalan. Kayo magtutuloy ng naudlot na kasalan. At bilang regalo ko, isusoli ko ang papeles ng lupang nakasala sa akin. Ha? At hindi lang yon. Ako ang tatayong ninyong yung dalawa. Okay ba? Ha? Napakabait nyo. Maraming salamat po, attorney. Napakabait nyo. Makakahanap rin kayo ng simbait nyo. Maraming salamat, ha? Paano? Good luck sa inyong dalawa, ha? Dora, pwede ko tabi sa'yo. Oo naman, Totoy. Nanay? Totoy talaga. Sige! Ayun na.